natutunan dito sa nangyayari po nga pandemya ngayon ay isang taon na po? Ayon, natuto tayo ng mga makabagong paraan ng pag-aaral katulad na lamang ng blended learning at saka new normal setup ng pag-aaral. Tapos, natuto tayong maging aware sa ating sarili at sa ating kapaligiran, kasi kung hindi tayo aware sa ating kapaligiran, maaaring tayong dapuan ng mga sakit, lalo na ang COVID-19. Then, ayun, natuto tayong mag-ingat sa ating mga sarili, natuto tayong mag-face mask, face shield para tayo hindi mahawa, at uminom lagi ng vitamins para tayo magkaroon ng immunity sa mga ganyang sakit. Hindi man ito mapipigilan yung COVID-19 mismo, pero yung chances na mababawasan yung epekto nito sa iyo ay mataas naman. So, panatilihing malusog ang katawan para yung, sabi ko nga, yung protection ay mandagdagan. Para sa akin, natutunan ko is magkaroon tayo ng sarili nating disiplina. Kung alam mo namang hindi mo kailangang lumabas, as much as possible, huwag ka nang lumabas para maiwasan na rin natin na dumami pa yung COVID cases. Dahil kung gusto nga natin bumalik uli sa dati, kahit hindi tulad ng dati, at least ma-lessen yung mga strict na restrictions, tayo na yung mag-adjust. And natutunan ko din na life is short. Hindi natin alam na baka isa sa family mo din may COVID, tapos hindi natin sure kung anong mangyari. So, as much as possible din, sabihin mo na agad sa kanila yung, kasi nga life is short. So, mas maganda sabihin mo na sa kanila before, you know, anything happen. And yun lang, sariling disiplina lang talaga natutunan ko dito sa COVID na to. Eh, kayo po ba isang ayo na kailangan ni huwag nang pumili ang mga tao sa kung anong brand ng vaccine at basta magpaturok na lang, o may karapatan ng isang tao pumili base dahil sa inananalisik? Para po sa akin, may karapatan ho ang tao pumili ng vaccine na ibabakuna sa kanila. Lalo na po yung mga ibang taong yung aware naman po sa mga information na kaya rin ganito po, may mga case na ganyan, ganito. Mas gusto din po nilang pumili ng vaccine, brandang vaccine na para sa kanila. Sa inyo kaya opinion, gaano kaya katagal matatapos ang COVID-19 dito pa lang sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, siguro 2022 po, next year, or 2023, ganun po. Anong inyo po mga natutunan sa nangyayari po dito sa pandemya po? Natutunan ko po yung sariling time para sa sarili po, kasi ngayong pandemic talaga po is masyado po tayong nabababad sa bahay lang po, lalo na po pag may mga protokolo ang mga lugar na ganito, bawal yung lumabas, magkakameron po tayo ng oras para sa sarili, at saka yung pag-iingat na din po, yung hindi po masyado pakikisalamuha lalo na po sa mga strangers. Yun, natutunan ko din po. At saka din siguro yun, time lang po talaga sa sarili yung matututunan mo, at saka sa family din po. Kapag dumating ang panahon na wala na ang COVID-19, ano ang una yung hakbang nagagawin? Siguro po ayun, magpo-focus po ako sa pag-aaral, then yun, explore na din po ulit para sa sarili.